ako pa nandito sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga usapin patungkol sa pagmamotor, paglalakbay, at mga pagkain trademark na ating mapupuntahan sa ating paglalakbay. Kaya, let's go! I-review natin ngayon dito itong LS2 Breaker FF390. So, yung specs niya tsaka sa price, nandun na sa unahan ng ating video. Kaya, ang i-review ko na lang dito is kung ano yung nagustuhan ko tsaka kung ano yung ayaw ko dito sa helmet na to. So, mag-upisa tayo doon sa nagustuhan ko, syempre, dito sa helmet na to. So, unang-una mapapansin nyo, ayan no, ang ganda, parang beautiful lang ah. So, maganda yung pagkaka-finish ng product, pagkaka-finish ng helmet dito sa pintura niya. Makikita mo talagang ano eh, mararamdaman mo sa mga kamay mo na ano, na matibay talaga yung helmet. Tsaka pangalawa, yung foam, ayan, makikita nyo, ayan guys, ayan. Ayan. Makikita nyo ang ganda ng foam niya. Ayan. Leatherized na rin tong surface niya dito. At breathable foam talaga siya. So, ang kinagandahan nito, unlike sa other brands ng helmet na medyo hindi quality kasi, ito kasi quality na tong helmet na to eh. Ang kagandahan kasi sa mga quality helmets gaya ng mga LS2 is maganda na yung foam niya. Ayan. At madali lang din alisin tong mga foam niya para labhan. So, pangalawa, ang nagustuhan ko dito is napakagaan. Ayan. So, sa mga kagaya ko na mahilig bumiyahe, sa mga malalayo, so, ano, ang hirap kasi bumiyahe kapag mabigat yung helmet, masakit sa batok. So, mas prefer ko yung mga ganitong helmet kasi nga magaan lang siya, hindi siya nakakangalay sa leeg kahit mag long ride ka pa. Ayan. Hindi siya nakakangalay unlike dun sa mga past helmet ko before, masyadong mabigat kaya I decided to sell it and mamili ako ng bagong helmet. So, actually hindi siya bago eh. Nabili ko lang to nung Martes. Ayan, binenta sa akin to ni Wrestler Erbin Kadatal. Ayan, mula sa Sniper Philippines. Ayan, shoutout sa iyo, tol. Binenta niya sa akin to halos bago pa. I think 2 times use lang to eh. Kaya, napakaganda. At, ewan kung bakit niya binenta to eh. Kaya, thank you. At, nabili ko tong LS2 helmet. So, next natin na nagustuhan ko dito is itong Viper. Ayan. Kung makapansin nyo, mahirap kasi buksan na. Kung napapansin nyo, ayan, makapal yung visor niya. Makikita mo talagang matibay. Unlike dun sa other bandang helmet, malinipis lang. Tapos, isa pang nagustuhan ko dito is madali lang alisin yung mga, ayun nga, yung mga foam niya. At ito, guys. Ayan. Itong strap niya. Ayan, makikita mo talagang matibay at may quality yung helmet. So, paano ba ito alisin? Ayan. May mga helmet kasi na madaling masira yung mga ganito nila. So, nagkaka-issue sila sa bahay. May mga aftermarket naman nito na madali nang makabili. Ayan, marami na sa aftermarket natin yan. Tsaka ito pa guys. Nagustuhan ko dito is yung foam niya.
Ayan. Itong magnet niya dito sa main. Ayan, nakikita. Ayan. Yung iba kasing helmet na ganito kapag sinuot mo, tapos tinanggal mo, lumuluwag na yung banda dito niya sa may malapit sa may pisngi na part. Ayan. Ito, ang kinagandahan nito kaya dahil may magnet siya, bumabalik lang din kaagad. Ayan. Bumabalik lang kaagad yung pagkakatanggal ng parts nung dito sa helmet na to. So, ayan guys. Nagustuhan ko rin dito unang-una. Ayan. Dual visor. Ayan. Nagustuhan ko to kasi dual visor. Hindi mo na kailangan mamili ng visor na tinted o kaya yung may mga ibang kulay, smoke, ganyan. Pinagandahan na nito kasi hindi mo na rin tatanggalin yung visor lalo kapag inabutan ka ng gabi sa biyahe, hindi mo na rin aalisin to. Yun yung pinagandahan nito guys. Tapos pinagandahan nito ito yung nagusto ko sa lahat eh. Itong sa may ayan, may ilong yan. Kaya din matutuwa kayo dito pagkagaya niyo ang pango. Kasi yan, natatakpan na yung ilong natin dito guys. So ayun. Doon naman tayo guys, mag-usapan naman natin kung ano yung mga ayaw ko dito sa helmet na to. Para sa akin lang to guys ha, kasi sa mga ibang LS2 breaker user dyan, magkakaiba din tayo ng gusto at ayaw natin sa isang helmet. So, para sa akin unang-una, ang hindi ko nagustuhan sa helmet na to para sa akin is yung kulay. Kasi hindi siya tumugma doon sa motor ko. Kasi ang kulay ng motor ko, parehong matte colors. So, wala siyang combination ng orange, black, mga ganyan. Kaya, yun ang, para sa akin lang, yun yung ayaw ko dito. Tsaka, ito po guys. Ang isang ayaw ko dito, pinaka-ayaw ko talaga, is ito. Itong visor niya. Hindi mismo sa visor ah, yung pagkakalapat lang ng visor doon sa helmet. Kasi ayan guys, ewan kung mapapansin nyo. Ayan. Nakaangat siya. So nakakadagdag ng wind noise to para sa atin kapag bumubiyari tayo. Ito, yung lock ng visor, ito ingatan nyo lang to guys kasi yun yung mahirap dito sa helmet kasi hindi natin alam kung baka mamaya mapersa yun. Ayan o. Mahirap kasi siya tiyanak guys. Ayan. Ayan. Kaya kapag bumubiyari kayo, huwag nyo na lang isasagat, ilalak. Advice naman yun nung mga ibang napanood ko, mga YouTube channel na mga nag-review sa ganito klase ng helmet. So, ayun guys, all in, para saan kung i-rate ko tong helmet na to is 9 out of 10 pa rin siya guys. Kasi ayan, napaka-solid, maganda yung design ng pagkaka yung helmet overall. So, ipapakita ko guys kung paano pag sinuot ko to kung ano. Ito kasi ano eh. Sa ibang helmet nga pala guys, meron kasi yung tinatawag nilang plus one size. So, yung gaya nun sa isang brand ng helmet, meron akong sinuot na XL lang talaga yung size ko. Tapos, meron din naman yung size ng ibang helmet is large lang ako kasi manipis yung foam niya. Kaya, madaling pumasok yung ulo ko dun. So, ito guys. So, ito itatry natin isa't para makita nyo. Ayan guys. Ayan. Lapat na lapat siya. Pero sa ibang helmet guys. Ayan. Ayan. Ayan guys. So, nakita nyo yun, guys. Ang lakas makapogi ng helmet na to kapag sinusuot nyo. Tapos, one thing na pala, dagdag ko na lang dun sa ayaw ko sa mga ganitong klase ng helmet is sa gaya kong mga nakasalamin, ayaw ko sa mga full face helmet gaya nito. Kasi nga, ang hassle, guys, kapag nagsusuot tayo, nagtatanggal tayo ng salamin natin. Kasi pag magsusuot tayo ng helmet na mga ganito,
tatanggalin pa natin. So, ayun guys. Yun lang. Overall, okay naman siya. Kaya, yun yung nagustuhan ko sa helmet na ito, guys. Ayun, o. Kung may mga katanungan kayo, guys, comment lang kayo sa aking channel at sagutin yan sa mga replies natin. So, ayun guys, kung may mga balak kayong bumili ng helmet, advice ko lang, mamili tayo ng mga quality helmets. Ayan guys. Hindi naman sana, hindi kasi lahat, ano eh, afford yung mamili ng helmet. Pero para sa akin, kung nagmumotor ka, bumabiyahe ka, mamili ka ng mga quality helmet. So, kung tipirin yung sarili mo pagdating sa mga helmet, guys. Ayan. Ang buhay natin na isa nandito sa helmet eh. Ayan. Huwag kayong maniniwala dun sa mga sinasabi nila na ano, nasa driver yon. So, plus points pa rin to kapag meron kang ganito. Safety, kumbaga may plus safety ka na dito kapag naka-helmet ka ng mga ganitong klaseng helmet. At iwasan nyo rin guys, magsuot ng mga, ano pa tawag dito, yung mga nutshell. Ayan guys. Huwag kayong magsusuot ng mga nutshell kapag nagmumotor tayo, lalo kapag mga long ride. Mas maganda pa rin, mas safety ganitong klase ng helmet. So, ayun guys, maraming salamat sa panonood nyo dito sa aking channel. Huwag nyo kalilimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Ride safe, mga katabachoy!